hinain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog na sa atin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita natin si San Juan Crisostomo, isang obispo at pantas ng simbahan. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Colossas. Mga kapatid, binuhay tayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat na mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin,
masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, poot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang manunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya ay sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya ay purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gawa ay upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang dakilaan, kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Magalak kayo't magdiwa, malaki ang nakalaang kantimpala ninyong tanan. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan, at inaalimuran ng mga tao, pati ang iyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat kayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Paano po ba natin na masasabi na ang isang tao ay tunay na mapalad? Marahil sasabihin ng ilan, "Mapalad ako kasi may pera ako. Mapalad ako kasi nakapagtapos ako ng pag-aaral. Mapalad ako kasi masagana ang buhay ko. Mapalad ako dahil lahat ng bagay na gustuin ko, nakukuha ko." Kaya nga, di ba, ang isang tao, kapag nakita natin na ang lahat ng bagay na kukuha niya, sinasabi natin doon sa taong yun, "Alam mo, napaka-bless mo." Pero ano nga ba talaga ang kahulugan ng pagiging mapalad? Sa atin pong ebanghelyong napakinggan natin kay Jesus na tinawag niyang mapalad ang mga dukha, tinawag niyang mapalad ang mga nagugutom, tinawag niyang mapalad ang mga tumatangis, tinawag niyang mapalad ang mga taong kinapupuotan. Tila kabaliktaran ng pagiging mapalad na ipinagkakaloob ng mundo. Dahil sa mundo natin ngayon, ikaw ay mapalad, kung ikaw ay mayaman, hindi nagugutom at pinapalakpakan. Isa lamang ang pinapaintindi sa atin ito, mga kapatid, na iba ang pagtingin ng Diyos sa pagtingin ng mundo. Ngunit ano ang pinapaalala sa atin ito, mga kapatid? Mapalad ang isang tao kung ang kanyang buhay, kung ang kanyang puso, ang laman ay ang Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, ang tunay na mapalad, hindi sa dami ng ari-arian o tagumpay sa buhay. Bagkos ang tunay na mapalad ay ang mga taong sumasa kanya ang Diyos. Sumasa kanya si Jesus. Kasi huminsan may mga pagkakataon kapag ang isang tao yumaman, kapag ang isang tao nagtamasa ng mga ari-arian sa mundo, tila meron siyang isang bagay na nakakalimutan.
At sino yung kanyang minsan nakakalimutan? Ang paglapit sa Diyos. Total naman, kailangan, meron naman ako ng lahat ng kailangan ko. Hindi ko na kailangan lumapit kay Jesus. Total naman, lahat naman ng gusto ko, nakukuha ko. Wala nang lugar ang Diyos sa puso ko. Pero mga kapatid, kung gusto nating tunay na maging mapalad, huwag lang natin abutin ang kayamanan, kasikatan, at kung ano-ano pang bagay na ipinagkakaloob ng mundo. Bagkus, kung gusto nating tunay na maging mapalad, kailanganin natin si Jesus. Kailanganin natin ang Diyos sa buhay natin. Dahil ang tunay na mapalad, sinasabi niyang kulang ang lahat kung wala ang Diyos. Ang tunay na mapalad, sinasabi niyang kulang ang lahat kung wala ang mahal na pong Jesus Nazareno. Naniniwala naman po ako, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin gusto naman talagang maging mapalad. Wala naman talagang taong gustong masadlak sa kahirapan. Wala naman talagang taong gustong mahirapan. Lahat tayo gusto nating maging mapalad. Pero tandaan natin, mga kapatid, ang pagiging mapalad ay hindi pagkakaroon ng anumang bagay sa mundo, kundi simple lang ang pagiging mapalad kung sumasa iyo ang Diyos. Kung sumasa iyong buhay ang mahal na pong Jesus Nazareno. We can all be blessed if in our hearts Christ is present. Magiging mapalad tayo kung sa ating mga puso buhay ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang kanyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso. Ang ating panalangin, Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nangagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian, at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kaharian na naghihintay sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin, manalangin tayo.
Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing. Naway pahayag ng aming buhay ang kaligayang inihanda mong maging amin, sapagkat ikaw ay aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Basan sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Purihin ka nawa, O Diyos, sa rurok ng kahalangitan, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming kawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan ng sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang sa kanyang tagubilin, iniaalay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan at sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mangulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol. Kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bireng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, San Juan Crisostomo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupursi kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo,
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isumo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos ang mabuti gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa iyong sarili, sa Diyos mo inagak. Pag magtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasakas sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos bumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man
na umasakas sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal, ay magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.